Diyos ko. Ano na nangyari sa mga to? Ano? Nagbatuhan na po ng dasal itong dalawa na to. So basahin natin itong post ni Direk Daryl Yap. Ano? Ayan, nanalangin na po. Sabi, Lord, bakit ganun yung mga nag-aaway sa akin? Mga nang-aaway sa akin. Nananahimik ako, sila tong nangangano. O yan, totoo po yan mga kababayan. Alam natin na tahimik tong si Direk Daryl Yap. Tapos itong mga nasa kabilang parlor, eh babanatan siya, no? Kagaya na lang nung press con nila, nung ako si Noyni. Di po ba? Buong press con nila, Daryl Yap ang pinag-usapan. Kaya imbis na ma-promote yung kanilang pelikula, ang na-promote si Daryl Yap at yung kanyang martyr or murderer. Mas lalong uminit tuloy. Siguro pati yung mga Pink Lawan, so ano ba tong pinapanood nating presko na to? Eh parang mas gusto ko tuloy panoorin yung Martyr or Murderer. Naku, curious ako kung ano yung talagang ipapalabas doon. O, di ba? Hindi nila naisip yun. Pag pinalagang ko, bastos at mayabang na ako. Correct! Ganun po sila. Which is, alam ko, lahat ng nakasubaybay dito sa vlog na to, dito sa Mark Ramos channel na to, is nakita natin kung paano sila magpaawa effect pagkatapos balikan ni Direk Daryl Yap. Ano? Cherry pie. Oh. Una, binanatan si Daryl Yap. May konsensya pa ba yun? Nung ni-restbackan siya, mas malupit yung restback. Biglang sabi, dapat pa bang pansinin yun? Biglang may ganun na. Biglang sila na yung nakakaawa. Bastos na si Daryl Yap, di po ba? So next, oh. Di sila patas makipaglaban. Dami nilang paandar. Oh. Sila mauuna tapos sila magpapabiktim. Eh, Pink Lawan yan, Direk. Di ko pa nasanay. Di ko na yata kaya, Lord, nang hihina na ako. Kahit sinong malakas mang hihina. Ang dami nila ngayon, Lord. Di ko na kaya. Kunin mo na sila. Thanks. May pasalamat pa eh. Eh, siguro susunduin muna ni Peter yan. Ano? Si Peter laging nandito sa ano natin, laging nandito sa vlog natin eh. Malamang sunduin 'yan. So ngayon, mga kababayan, dahil nga ayan, nagdarasal si Vince, si Direk Daryl Yap. Ngayon naman, ni-repost ni Vince Tanyada itong dasal naman niya. Yung post na 'yon ni Daryl Yap, ni-repost ni Vince Tanyada ng may dasal daw. May dasal din. Ano, Vince Tanyada. Lord God. Oh. Para na tayong nasa ano nito, simbahan na. Okay, fine, sige. Vince Tanyada, Lord God, I know that your abundant goodness does not hear wishes from death because your sacrifice on the cross renounced death. You came to earth and died for us. So, we can live abundantly through your victory over death. I know that by wishing the death of another person, kukunin, pinapakuha kasi ni Direk. I know that by wishing the death of another person, we ridicule your sacrifice on the cross for us and chose to side with Satan who only kills and destroy. Aba, si Direk, ikaw Direk ha, kasama mo pala si Satanas ha. For John 10:10, aha. Eh, yung kay Direk Daryl Yap naman, pang-aasar lang naman yun eh. Di ba, mga kababayan? Dahil yung mga sinabi niya doon, puros katotohanan. O, uumpisan itong mga to, tapos pagka binalikan o ni-resbakan sila, wala. Kawawa na sila. Which is ito. Ito na po. Ano? For John 10:10 states, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I came that you may have life and have it abundantly. O, di ba? Next. Mahaba eh. Ay, ito. I know that wishing someone's dead is explicitly a murder in the heart. Nako. Oh. O, St. Peter, ibaban muna kita dito sa channel ko. Ah. Ikaw, mahilig kang dumalaw dito tapos magko-comment ka ng iko-comment mo. Sunduin ko na ba yan? Ina-atake na yan. Kinokomentan mo si Joel. Ah. Ikaw, ibaban kita. Baka sabihin, ako pa nagpapasundo sa iyo. Kay Joel. Baka madamay pa ako dito.
Talay, I know that wishing someone dead is explicitly a murder in the heart. It's murder that one desires but don't want to do it himself. Or don't want to get caught. Matthew 5, ayan na, puro versikula na to, puro ano na, Bible verse na binato. 5:21 to 22 said, do not murder, for anyone who murders will be subjected to judgment. And anyone who is angry at his brother will be subjected to judgment as well. What more, if the said act of murder and hatred is prayed to your name in vain. O, kasunod. So, ang haba. So, I pray for your forgiveness. Ayun, patawarin mo daw, Lord, si Direk Daryl Yap kasi nagbibiro. O, eto nga naman kasi nag-umpisa naman kasi sa inyo to, Vince. Babanat-banat kayo, tapos kapag ka binalikan kayo, niresbakan kayo, na real talk kayo, eto, puro Bible verse na din ang iyaano nyo. Actually, mga kababayan, kung iintindihin natin, sandali, tapusin ko naman na to. So I pray for your forgiveness on these people. Let your guidance and fruitful love to be the source of their remorse. Amen. Actually, mga kababayan, kung iintindihin natin, itong padasal-dasal ni Direk Daryl Yap, may halo pa din pong ano to, pang-aasar. Lord, bakit ganon? Nire-real talk lang po sila. No, bakit ganon? Yung mga nang-aaway sa akin, nananahimik ako, sila itong nang-ano, pag pinalagyan ko, bastos at mayabang na ako. Which is, yan yung totoong ginagawa nila. Paawa effect na sila. No? Eto, dinaan lang sa ganyan, sa padasal, pero kung iintindi mo, paasar pa din sa kanila yan eh. Di sila patas makipaglaban, dami nilang paandar. Ang daming cheche-boreche ng mga yan. Sila mauuna, tapos sila magpapabiktim. O, oh, di ko na yata kaya, nanghihina na ako. Yung dulo, o, oh, banat pa din yan eh. Kunin mo na sila, Lord. Eh, pinapakuha lang naman. At least, sinabi ni Direk Daryl Yap, kunin mo na sila, Lord. Hindi sinabi na, oy, taning, kunin mo na sila. O, oh, diba? At least, dyan pa din ang punta nila. Di po ba? Hindi kung saan-saan. Eh, kesa naman pag-alagala yung kaluluwa sa dito sa lupa, eh, mahirap po yun. At least nandun sa safe heaven. Di po ba? Ay, nako. Hindi ko ina-expect na abot ng dasalan itong mga itong ganito. Pero yung Kevin's, kung makikita nyo, mga kababayan, seryoso eh. Talagang pinagbabato ng Bible verse, which is diyan po pumapasok yung ito. Ito. Bakit ganon? Yung mga nang-aaway sa akin, nananahimik ako, sila itong nang-ano. Pag pinalagan, oh, bastos at mayabang na ako, biglang pasok ng mga Bible verse. So, ayan. E di sila na yung magaling. Di po ba? Oh, ha? Ganyan ang discarding dilawan.